Ang galing naman nila tatay, o mga kapogi. Tingnan mo naman kung gaano sila kabilis gumawa ng flat. So ganun lang kadilit kabilis gumawa ng garden. Ang lupit. Ang sipag talaga ni Lolo, mas malakas pa siya kaysa kalabaw. Tignan mo naman, napakarami niyang aning kamote, sana all. Ito mga kapogi, bagong idea ng pag-apply ng abono, itusok mo lang, pindutin mo lang yung hawakan. Estimate mo lang kung gano'ng karami yung mahuhulog na abono. Ang galing, ang lupit. Ito ang mas matindi, pangpakyawan ang galawan ni kuya. Tignan mo naman kung gano'ng siya kabilis mag-spray, para siyang may 10 pamilyang sinuportahan. Oh, alam nyo na ha kung gano'ng kahirap magtanim ng pinya. Maghapon kang nakayuko, tas pagkatapos masakit pa yung likod mo. Sulit ang pagod mo dito. Mahal ang pinya sa merkado. Tapos pag mag-ani, matusok-tusok ka pa. Oh, ang lakas pa ni tatay magbuhat o papunta sa bagsakan. Maganda ang ani ng luya pag buhaghag ang lupa. Tignan mo ang lalaki ng luya nila. Pero sa sobrang lambot ng lupa, pag hinila mo, magkakalupa rin yung puwet mo. Ito ang mas malupit mga kapogi, pang 4x4 ang galawan. Tignan mo naman kung gano'n niya nilugaw-lugaw ang kapalayan, ang galing. Ang tindi talaga ni kuya o, tignan mo naman kung gano'n siya kalakas, mas malakas pa siya kaysa kalabaw. Wala daw siyang kalabaw, siya na lang daw maging galabaw, ang lupit. Ang galing naman ng makina ni kuya ng pangharabis ng mais o mga kapogi. Tapos mamaya magreklamo, masakit na yung paa niya, kalalakad-lakad. Ang galing naman ng makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng pakwan o. Pagapangan mo lang ng hose para automatic yung tubig. Tignan mo naman ang gaganda ng panangin nila o ang lalaki ng bunga. Ito yung pagdidilig na high-tech na hindi kinakailangan ng tao. Nakalain mo, nakapagdilig na walang tao. Sigurado, free wifi pa to. Marami talagang ani ng kamote mga kapogi. Pagbuhagag ang lupa, tignan mo naman ang lalaki ng bunga niya. Ganito ang buhay ng mga farmers mga kapogi. Mahirap ang paghahanda ng preparasyon. Pero pag harvest naman, ang baba ng presyo, lugi pa sa puhunan. Ganito ang pag harvest ng young corn, yung mabibili sa merkado. Hatiin mo lang, tas kunin mo na yung laman sa gitna. Ito ang malupit na idea o mga kapogi, usong-uso na ngayon to. Yung grass cutter, ginawa ng pang harvest ng palay. Ang galing talaga nito. Tapos meron pa silang pang improvise na pang tracer. Ganito ang sikreto ng pagtatanim ng baging ng kamote. Dapat buhagag yung lupa. Kailangan ihiga mo yung kamote. Butasan mo, tapos tabunan mo. Yun, tapos na na. Kabilis talaga mag-harvest ni kuya ng sibuyas o mga kapogi. Wala nang linis-linis yan. Tapos pag nabenta, marami nang pambili ng ulam. Mas malupit si tatay. 50 kilos na kamatis, binuhat niya. Pero baka mamaya magreklamo, masakit na yung likod niya. Ang lawak naman ng kasibuyas ni tatay oh. Tignan mo naman kung gaano siya kapulidong magtrabaho. Ang high-tech pa ng pang-araro niya. Ito ang sekreto ng pagtatanim ng luya o mga kapogi. Kailangan lang lakihan mo yung hukay ng lupa, tapos tabunan mo ng itim na lupa, tapos tabunan mo ulit. Yun, tapos na. Ito ang malupit na diskarte. Wala nang kalabaw-kalabaw. Pangpakyawan ang galawan. Pag nag-harvest nito, mayroon na silang pangsabong. Ito ang bagong idea sa pagtatanim ng kamote mga kapogi. Pag walang baging, laman lang itanim nyo. Pagkatapos, dilig-diligan nyo. Yan, pag naani na, ibenta mo yung laman, ibenta mo na rin yung dahon. Ito ang malupit. Mabilis ang paraan ng pagtatanim ng gulay. Ipasok mo lang at itusok-tusok mo lang yun. Ang galing.